We're back, mga kaya, for another YouTube video. So nagbabalik ako, Archer Yee, para sa panibagong bike check ng napakaganda at bagong-bagong labas na mountain bike dito sa Taurus Bike Shop. Ito ay ang Pinewood Evolution 8. So kung natatandaan nyo sa previous video, nakapag-bike check tayo ng Evolution 7. So ito ay upgraded version ni Evolution 7. Ayan. So bago ko simula ng bike check, mga kerp, ng Pinewood Evolution 8, gusto ko lang magpakilala sa mga bago lang sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Archery, gumagawa ng bike check videos, bike repair tips, unboxing, and bike ride vlog. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, syempre huwag kalimutan pindutin subscribe button para updated kayo sa mga panibago nating upload videos. So ano pang hinihintay natin, mga kerp? Simulan natin ang bike check nitong napakagandang mapapasana all ka na Pinewood Evolution 8. Ayan, mga carp. Ganda nitong mountain bike na to. So simulan natin ang bike check, syempre sa kanyang timbang. So tumitimbang ang Pinewood Evolution 8 ng 12.5 kilogram. Kita nyo naman, no? Diba? And dito tayo ngayon sa kanyang size. Ang size ng frame niya is medium, 17 inches ang kanyang seat tube. At makikita niyo, mga carp, napakaganda ng kulay niya. Kulay blue. So medyo two-tone. Light blue rito, then dito is blue. And by the way, highway, mga carp, ang ating frame is made from T800 carbon. Ayan, tingnan niyo mo, no? Carbon Lodi. O, diba? Ang ganda dito sa may bandang head tube, oh. Parang may design-design na cube-cube. Tapos Pinewood, Evolution 8 dito. Tapos may makikita ka dito Pinewood. Tapos may mga lining-lining. So yung mga nakikita natin mga design dyan, para siyang decals kapag kinapa mo. So naka-top coat yan, mga carp. Panalo. And tingnan nyo naman dito sa top tube, ang lapad. Ayan, nakalagay carbon frame. Carbon High Technology, CHT. So, yun pala meaning nun. Then, pakitid na rito. At dito sa kanyang seat stay, mga carp, ang shape nito is parang bahay. So, meron siyang patusok ng ganun, tapos square. Yun, no? At maano na rito, payatot na may bandang dito. And, syempre, ang frame natin, mga carp, is true axle. And, kung hindi ako lang kakamali, ang frame na to, pwedeng palitan ng quick release. Kasi, yun, no? Napapalitan yan. Palagay ko sa palagay ko. And dito dumaan yung kable ng ating RD at doon yung sa preno. So kung mapapansin natin, mga carp, eto ito, wala. So sarado siya. Ayan, nakikita ninyo naman. Made in Taiwan. Wow, imported. Lalagyan na ng ating battle cage. Siyempre dito nakalabas ang kable ng ating FD. So side swing, tapos brace on. Side swing kasi dito. Pag dito naman sa baba, down pull. Pag naman dito galing sa taas, is up pull. Ayan. So, brace on, detornilyo to, mga carp, yung ating FD. And, dito naman sa head tube niya, mga carp, tapered dito na 110 mm ang haba. Naka-internal cabling tayo. Ang ganda ng internal cabling niya, mga carp. Detornilyo siya. Isa rito, saka dalawa rito. Ayan, oh. So, yun yung lumabas doon. And, balita ko, mga carp, inset daw ang tawag sa ganito. So, ito yung pag bumili ka ng sealed bearing na headset, bearing lang ang ilalagay mo dito, tapos top cap na. So, hindi mo gagamitin yung pinaka housing ng bearing kasi patong lang ng patong dito. Yun, oh, sarap pumatong. Eh. Logo ng Pinewood. Ang ganda ng ating frame. Tingnan nyo naman. Oh, panalo. And dito tayo ngayon sa suspension fork. Made from alloy lahat siya, mga carp. Ayan, nakalagay yung alloy, steerer. So, yung steerer niyan is alloy and ano din yan, tapered. Alloy arc, alloy crown. Alloy ang kanyang lower. So, may tatak na SR Santur XCR 32. So, 32 mm ang ating stanchion.
na 110 millimeter. So, panalo. Maka-curve po. Oh, diba? And, ito, baka makakalimutan ko, meron siyang rebound adjuster. Yeah. So, yung rebound, yun yung bilis o bagal ng pagbalik ng ating lower, yung pag-bounce niya. O, diba? And, meron tayong manual lockout. So, may fine-tuning siya, mga curve. Nakakaramdam ako ng click. At sa kabila, meron tayong air valve cover. Dito, hinahanginan ng hangin. So, pagkabilin nyo mga curve, pa-adjust na kayo ng hangin. So, may guide yung ating fork. Kung ilang PSI, depende sa inyong bigat. At dito tayo sa kanyang hubs. Ayan, no? Balay nyo magkaroon ng Mars. Yan. Okay. And dito tayo, ang tatak nito is Luce. Ayan, si Luce. Pakilala ko sa inyo si Luce. Sealed bearing, Lodi. Made from alloy. Quick release. So, kung quick release yung harap, yung likod natin ay sealed bearing. And 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. 32 pieces na spokes made from bakal. At ang ating rims is double wall. Aluminum alloy na loose din ang tatak. So, medyo may kalaparan ito mga carp. So, tansya ko na sa 30 to 35 ang lapad nito. And gulong natin is Recon Race 29 by 2.25. At ang yung mga knobs niya mga carp, hindi ganun kalaki yan at hindi rin ganun kaliitan. At tinignan ko yung clearance niya rito, space. So, palagay ko kaya mong pang maglagay na hanggang 2.4 na gulong. Kasya pa yung daliri ko mga carp. Yan, no? And syempre sa kabila ganun pa rin. Loose na aluminum alloy na hubs. Dito naman, naka true axle yung hubs natin na loose. So, palagay ko, pwedeng convert sa true axle yung harap natin. Ayan. Pa-confirm naman, mga curve. 32 holes, 32 pieces na spokes, bakal. Loose na double wall aluminum alloy na rims. And Maxxis Recon Race na gulong 29 by 2.25. Siyempre, kung ano yung nasa harapan, yun din yung nasa likuran. O, diba? And ang ating cogs ay Sagmit. And nakikita natin Sagmit. 12 speed yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So binilang uli natin para makasigurado. 11 ang pinakamaliit. 50 ang pinakamalaki. At ang ganda ng kadena niya. Malinis na malinis. Silver na silver. Sumsi ang tatak. Ayun. Ang kable natin, Jaguar. So panalo na kagad tayo doon. And ito, ang ganda. Shimano SLX RD with clutch. Ito. Ayan. Ang pulley niya is bakal. Hard plastic na matigas. Parehas yan mga curve. Yung guide pulley saka tension pulley over size. Panalo mga curve. Oh. Ayan. So para saan itong clutch? Ayan, titigas yan. Hindi na magbabounce. Pero pag naka-off yan, ayan. Diba? At ang ating crankset, Shimano SLX, 170mm ang ating crank arm, made from aluminum alloy. Chainring niya is removable chainring mga carp, ito yung chain bolt niya, so apat yan. Chainring is 36, yung pinakamalaki, 26 yung nasa loob, yung pinakamalaki. Parehas na bakal, bakal yung inner, bakal din yung outer. Ang ganda mga carp, panalo. And dito tayo ngayon sa FD. Shimano SLX din yan. Oh, di ba? Side swing, brace on. So, nasabi ko na kanina sa simula ng ating video, panalo. Oh, ang ganda. Ating seat clamp made from aluminum alloy. Ito yung seat clamp ng mga masusungit. Ayaw magpahiram kasi hindi nabababaan yung upuan. Ayan. At syempre, loose na seat post made from aluminum alloy. 31.6, 350mm ang haba na may set back. Konti lang, double bolt. So, kadalasan ganyan naman yung mga seat post eh. So, natitilt yan. And syempre, yung upuan natin, ito yung upuan na palo-palo, yung ginagamit ng mga lola natin sa paglalaba. Ang sarap ng foam natin, mga per. Makapal na may konting katigasan. Ayan, oh. Oh, di ba? May pababa rito. And ating stem is Kamao stem. So, ito yung stem na hindi mo pwedeng gawin positive. Naka-negative na yan. Loose din ang tatak. Made from aluminum alloy, 90mm ang haba. Yung headset natin, camp ang tatak.
na may tatlong spacer na 10-10-10. So, bahala ka na ko nung combination ng gusto mong gawin. Ako, pinaka gusto ko, tatlong 10 dito, 0 dito, slam. Ayan, naka-slam yung ating dust cap cover. And handlebar natin is Lucy pa rin. Kita nyo, apakadaming Lucy. 760mm ang haba. Naka-straight tayo. Oh, straight na straight. Grip natin mga curve is goma na merong lock dito sa may outer part. Dito wala eh. Yan. Siyempre, meron tayong bar and cover. Ingatan nyo yan, baka mawala. Uy, panalo. Shimano MT200 na hydraulic brakes. SLX na shifter na walang indicator dito. So, pakiramdaman na lang dito. So, kung mahirap, mahina ka makiramdam, eh, bahala ka na lang. Ito, mga car po, pwedeng push and pull. Pwedeng push, pull. Pwedeng push, push. So, kung saan ka madadalian. Sa kabila, ganun pa rin. Meron tayong shifter for FD. Shimano SLX din yan. So, dito, push. Ay, isa lang. Ayun lang. Ang galing, oh. 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 Diba? Wala na siya nung pang dito. First time ko to, ha? First time ko. Ay, meron ditong ano. So, mga carp, itong switch na to. Ito yung switch kung gusto mo ng malalim o mababaw na thumb. Itong thumb. So, testing natin. Ayan. So, hanggang dito, mga carp, kita nyo hanggang dyan. Oh. Pero kapag sinwitch ko yan, ang lalim, oh. Ayan, mga carp, oh. Ang lalim niya. So, malayo. Ayan. So, ulitin natin. Oh, di ba? Andito siya. Pero kapag ito, ang lalim niya. Ayan. So, yun yung switch ng SLX. So, siguro ito na lang yung gagawin ko para mababaw. Ayan, oh. First time ko nakakita ng shifter na ganito. Isa lang yung pindutan niya. Ayan, no? And dito tayo ngayon sa kanyang caliper. Post mount, Shimano MT200. Rotor niya is 160mm. Panalo. And ito yung kabila. Rotor, 160mm, caliper, Shimano MT200. So, dito maganda mga curve. Madaling magbaklas ng caliper kasi hindi nakaharang yung seat stay. So, ang linis, oh. Oh, yun na kaagad, di ba? Tapos dito. Yan. And ito yung kabila. Eh, by the way, highway mga curve, yung BB nga pala natin, yung BB natin is press fit. Ayan. So, naka-press fit ang ating BB. And ito yung lalagyanan ng ating water bottle. Okay. So, palagay ko wala akong nakalimutan dito. Sulya pa nulin natin. Panalo to, mga kerp. So, ayan mga kerp, ang ating bike check video ng Pinewood Evolution 8. So, sa previous video, nakagawa tayo ng Pinewood Evolution 7. So, ngayon, Evolution 8. So, yung susunod na video natin, mga kerp, isa side comparison natin sila. Ayan. So, nagkakalaga ang Pinewood Evolution 8 dito sa Taurus Bike Shop ng 44,000 pesos. Ayan. So, ilalagay ko sa description ng kanilang contact number, Google Map at Facebook link para sa mga gusto mag-avail or mag-inquire nitong Pinewood Evolution 8. So, hanggang dito na lang mga kerp. Huwag kalimutang pindutin ang subscribe button. Road to 13,000 tayo. Kita-kita tayo sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!